Magandang morning, Tito Johnson. Muli nang vinandalize ang mural sa isang pader sa Las Piñas na ginawa ng mga taga-suporta ni Presidential Aspirant Vice President Lenny Robredo. Ayon sa Youth for Lenny, Las Piñeros, alas 5 ng hapon kahapon nang makita ng kanilang kasamahan na binura gamit ng puting pintura ang mga handprint ng mga taga-suporta ni Vice President Lenny. Inalis din daw ang mga pink ribbon sa pader na inilagay ng ilang mga madre mula sa Benedictine Sisters at Daughters of Charity. Ito ang pangalawang pagkakataon na binandalize ang gawa ng grupo sa naturang pader. Ilagay nila ang handprints at ribbon sa pader matapos unang pinturahan ng puti na ng puting pintura na walang pahintulot ng una ginawa nila noong Linggo. Paliwanag ng mga taga-suporta na sa private property ang mural at may pahintulot sila mula sa may-ari ng pader. Sa ngayon, hindi pa natutukoy ng Youth for Lenny Las Piñeros ang may sala, pero iimbestigahan raw nila ito. Umapila rin sila na sana tigilan na ang pag-vandalize sa kanilang pinipintura. Nakiusap naman sila sa lokal na pamahalaan ng Las Piñas na siguraduhin maging mapayapa, patas at ligtas ang eleksyon, pati na rin ang pangangampanya. Balik sa iyo, Tito Johnson. So, Tita Ana, yan din yung same pader na nilagyan ng pink noong una na nag-viral, tapos nilagyan naman ng puti ngayon. Parehong lugar lang. Tama ka dyan, Tito Johnson. Ito nga ay nung Linggo, pinintura. May mural ito, kulay pink ito, at saka may mga slogan to ng kampanya ni Vice President Lenny Robredo. Tapos pininturahan ito ng puti. Matapos ito pinturahan ng puti, nilagyan ng mga taga-suporta ulit ng handprints, pati sinimulan ulit nila ito, lagyan ng mural, ng disenyo nila. Pero kahapon daw ng alas 5, nakita ng kasamahan nila, Tito Johnson, na pininturahan ulit nga ito ng puti, pati na rin yung mga ribbons na nilagay nga ng mga madre ay tinanggal. So parehas lang ang pader na ito. Balik sa iyo, Tito Johnson. Maraming salamat.